eligible siya, dapat sa ngayon pa lang, ito na ang gawing hakbang ng Supreme Court. Ito ang kahilingan namin, temporary restraining order. Ang petitioners ay mga kinatawan ng ilang human rights groups, pamilya ng political prisoners at ng mga biktima ng involuntary disappearance. Ayon sa tagapagsalita ni dating Senador Bongbong Marcos, naresolba na ng COMELEC ang isyung ito. I appeal to those who keep on pursuing this divisiveness. The people have spoken, the Filipino people have spoken, and an overwhelming majority has voted President-elect Bongbong Marcos and Vice President-elect Inday Sara Duterte into office as President and Vice President. And I appeal to you, instead of pushing for your agenda of animosity, tulungan ninyo lang na humuna kami na pagtuunan at gamitin natin ang ating limitadong oras araw-araw. We are all limited to 24 hours in a day. Allow us to be more productive and learn to respect the will of the Filipino people. Para kay Senate President Tito Soto, nagsalita na ang higit sa kalahati ng mga botante at ang ganitong mga hakbang ay makasisira lamang daw sa bansa. Naniniwala rin si Deputy Speaker Rufus Rodriguez na dapat ituloy ang canvassing na mandato ng Kongreso, maliban na lang kung pigilan ito ng Korte Suprema. Isang araw matapos ang eleksyon, pinagtibay ng COMELEC ang dismissal ng disqualification case laban kay Bongbong Marcos. We will await the decision of the Supreme Court on the matter. And again, COMELEC will always, always abide by any order, notice, or decision of the highest court of the land. Sa ilalim ng saligang batas, dapat magsagawa ng canvassing ang Kongreso sa loob ng 30 araw mula sa araw ng eleksyon at iproklama ang mga nanalo na uupo sa tanghali ng Hunyo at 30. Sa Lunes, May 23, magpapatawag ng joint session ng Kongreso para sa canvassing. Ang ballot boxes na naglalaman ng certificates of canvass at election returns na nasa pangangalaga ng Senado ay dadalhin sa Kamara. Sisimulan ng canvassing sa May 24 at inaasahang magtatapos sa May 27. Lay Alves, Nakatutok, 24 oras. Tuloy-tuloy ang paghahanda ng COMELEC sa nakatakdang proklamasyon ng mga nanalong senador. Bukas po gaganapin yan ayon sa schedule. At ayon po sa National Board of Canvassers, malabo na raw na makaapekto sa mga ipoproklama pang 12 senador ang hinihintay na Certificate of Canvass mula sa lalawigan ng Lanao del Sur. Nakatutok live si Tina Panganiban Perez. Tina. Mike, narito ang top 12 senatorial candidates na nakatakdang iproklama ng National Board of Canvassers. Number 1, si Robin Padilla. Number 2, Loren Legarda. Number 3, Rafi Tulfo. 4, Win Gatchalian. 5, Cheese Escudero. 6, Mark Villar. 7, Alan Peter Cayetano. 8, Mig Zubiri. 9, Joel Villanueva. 10, JV Ejercito. 11, Risa Ontiveros. At 12, Jinggoy Estrada. Base ang top 12 sa canvassing ng 172 sa kabuang 173 certificates of canvass na tinanggap ng National Board of Canvassers. Ang COC lang ng Lanao del Sur ang hindi kasama, pero inutusan ng NBOC ang Lanao del Sur Provincial Board of Canvassers na magpadala ng canvass report. Iba ang canvass report sa certificate of canvass. Mahigit 680,000 ang registered voters sa Lanao del Sur at mahigit 539,000 ang aktual na bumoto, pero na lang sa nasa 14 na barangay na magsasagawa pa lang ng special elections. Pero malabo na raw ito makaapekto sa kung sino ang magiging panlabindalawang senador. Nasa 15 milyon na ang boto ng pang number 12 na si Estrada, mahigit 2 milyon ang lamang sa pang number 13 na si Jejomar Binay. Mas may epekto raw ito sa party list election kung saan dikit-dikit ang mga boto at kailangan makakuha ng 2% na kabuang party list votes para manalo. Yung difference ng iba 1,000 lang. Sobrang lalapit ng difference. Yung iba naman, yung nakukuha ng boto, kung di ko nagkakamali, mga 1.96, 1.98. So technically, pagka binasi namin doon, wala pa sila mapoproclaim. Ang party list na nakakuha ng pinakamaraming boto ay automatikong makakakuha ng 3 upuan sa Kamara, habang ang number 2, 2 upuan.